1, 2, 3, 4. Bingo, bingo, pinagtagpo tayo ng tadhana. Bingo, bingo, hindi pa nararanasan ngayon pa lang. Bingo, bingo, sa'yo tibok ng puso'y nagbago. Butin hinintay ko ang pagdating mo. Alam kong ako'y para sa'yo. La la mi do. MNL48 Alice from Team M2. At kasama ko ngayon ang ibang members para makipag-chill out ngayong Monday, di ba? Yes! Hello, MN Loves! This is MNL48 Ems from Team M2. Yay. Hello, everyone! My name is MNL48 Ash from Team L! Good evening, everyone! I'm your only one, Pika Gem. I'm Gem from Team N4. Yon! Kaya ngayon, di ba, girls? Kasama namin kayo dahil ito ang aming second time ni Gem at yes. Kayo first Opo, time niyo ngayon. Yes. Kaya ano naman ang pinagkakaabalahan niyo ngayong gabi na to? Syempre, nag-interactive live tayo. Pero tatanungin ko kung ano yung pinagkakaabalahan niyo after general election. So, ako syempre since kailangan mag-unwind, syempre ang dami nating pinagdaanan ng general election, nagbakasyon muna kami with family, with friends, ayun. Yung ikaw naman, Em. Ako naman po, parang may ginawa ako, nakipag-po ako sa mga friends ko, family, and then inalala ko yung mga ginawa po namin during Thank You Say Days. Kasi ayun nga, diba, yung napagdaanan natin nun, malungkot, halo-halo, tapos ayun. Pero ngayon, masaya pa rin naman, and kasama ko kayo. Ang saya, yes, Em. Sobrang saya. Kaya diba, sobrang dami natin pinagdaanan. At ngayon, itong mga MLMs natin nanonood ngayon. Hi! Happy viewing po sa lahat ng mga taga-team provincia, diba? Yes. Province, mga nanonood. Tapos yes. Mga team bahay na napakamahal namin, 'di ba? Laging sumusuport sa atin, 'di ba? So, 'di ba nakwento mo nga Ash na yung bakasyon mo nga ngayon, nag-swimming ka. Nag-swimming ako, yes. May kasama ka nun. Sino-sino ba kayo nun? Parang sino-sino nga? Sino-sino nga tayo nun? Sino-sino ba kayo nun? Ayun, kasama si Jen, yeah, and then si Dagray, yes. Sila Sela. Ang dami actually, marami nila. Kami. Like, each team may representative, in fairness. Wow. Tama. At saka may ginawa silang Igay ni Mango na. Yes. Yung video. Video. Half version, tapos kalahati lang din ng Team L yung nandun. Yeah, so exactly. Half version talaga siya. So eto na ba, excited ka na ba talaga dahil malapit na talaga? Malapit na! Yes! So, hintay na lang guys. And Ate Alice, dahil nga first time ni Ems and ni Ash dito, yes. gusto nating malaman and also the ML Loves kung ano yung pakiramdam na after a long run, ito na naman online show. But I have a challenge for you guys. So, para ipakita nyo yung nararamdaman nyo ngayong online show, first, kailangan nyo muna siyang i-express using your facial expression like if you are surprised, happy, and then afterwards, explain nyo why. Yeah. So, ano yung feeling nyo? Facial expression muna, then explanation. Sige, ikaw muna, Gem. Example muna, example muna. Para malaman namin yung bago. Ako nagpauso. Okay. Eh, kaya mo. For example, Wow! Yes. Parang VTR lang tayo. Sige, yun na yung VTR ba? Yeah, okay. Surprise or nervous or okay. Yung usual Ash reaction lang. Okay. Pwede din naman yun. Tama pwede naman. Yung pwede naman. Oh, so ikaw, Ash. So, muna Ate Ash. Ikaw muna, queen of facial expression, yeah. Asher. Yung may ibang variation ng Yeah. Yan! Yun ito, na po yun! Ito na po yun! Ito na yun! Ayun na yun! Parang... Explain. Masaya ako na, like, after a while. Kasi diba, hindi tayo nag-IG live na. Yeah. So, nakaka-miss rin tong, like, may interaction with the fans and everything. Opo. But at the same time, like, nakita ko kasi yung listahan ng mga mag-online. Tapos, parang... May napansin akong trend. Tapos parang kasama rin ako dito, I'm sure. Oh, wow. So, mahala tayo naman mamaya yung mga papag-usapan natin kung bakit parang ito yung lineup ngayon. Yes, yeah. Yes. Tama, opo. Similarities opo. Natin. Yeah. Oh, ako din. Wait lang, ganito lang ako.
Kasi nanginginig ako, nakikita niyo ba? Hindi ka, pero syempre oo, parang ka medyo, ganito. Yes, ganito naman lagi, wala namang pagbabago. O si M, si ako naman, normal lang din, pero nanginginig. Parang syempre, normal na nanginginig, normal, bago yan. Yan. Wow. Ganun lang din, hindi pa rin pinapahalatado. Normal pa rin, pero hindi mo minsan maitago yung... Yeah. Speaking of that, bakit ka kinakabahan? Hindi mo maitago. Hindi ko po alam eh. Kasi alam ko kung bakit. Dahil nakapasok si Ems from Can't You Say ngayon, wow! MNL 14 second generation. Thank you po, thank you. So anong feeling na nakapasok ka na sa mismo official MNL 48 second gen? Anong feeling, Ems? Kasi diba dati team captain ka ng Can't You Say, I'm so proud of you. Yes, thank you. So ngayon, anong feeling? Gusto ka expression na, yes, thank you. Thank you. Thank you. Ayun po. Hanggang ngayon, parang hindi, no joke po, talagang honestly speaking, parang hindi ko pa feel yung hindi pa ako na namumulat sa katotohanan. Yes. No, hindi pa ako namumulat sa katotohanan na talagang eto na official member na po ako. Hindi lang ako, kundi pati yung mga nakapaso. Kasi dati parang kayo yung official member and then kayo yung parang mas model namin kasi kayo yung official and then kaming thank you say, parang kayo po yung nilook up namin and then ngayong second gen member na kami na official kasama nyo, parang nakakapanibago na syempre kami, we need adjustments na kung paano sa inyo, pero good thing hindi naman ganun kahirap. Yes. And yes, we are willing to help naman if may adjustment kayo. Ganyan. Yay. Yay. So, congratulations. Thank you. Thank you po. At saka Team M2 ka. Yes. Opo. Kita. Yes. Ayun po talaga yung team na yun. Grabe. Yes. And, power. Girls, so, this time, gusto ko naman i-reminis natin kung ano tayo before MNL 48. Opo. So, ako, before MNL 48, sobrang, everybody knows about it naman. Normal student ng PUP, ganyan. Tapos 16 years old pa lang ako, nagdo-dorm na ako mag-isa. Wow. So, dun ako natuto maging independent. Then, I realized, before ako mag-join ng MNL 48, na na sobrang iba na talaga yung pinagkaiba pagka MNL 48 member ka na. Tapos, ngayong, yung dating hindi ka MNL 48. Kasi before, lagi ako nag-MRT and nag-LRT. And then, hindi ako umuupo, hindi walang nagpapaupo sa akin. Yung ang liit-liit ko, pero walang nagpapaupo sa akin, ganyan. Tapos kayong MNL 48 na ako, na-experience ko na may nagpaupo sa'yo. Oh yeah, may nagpaupo na sa akin. Tapos may nagpaupo na upuan para upuan para kilala sa akin. Kilala ko sino yan, MN Loves. Yeah, MN Loves. Sobrang mahal tayo ng MN Loves. Yeah, MN Loves talaga. Yeah, oo, minsan pagpapunta ako ng school, like, sobrang daming tao and then parang may ML Loves na nakaupo sa LRT. Then pinaupo niya ako. Yeah. Seryoso yun? Mm-mm. So thank you if sino ka man. Wow. Yun yung ako MRT and LRT ako parang wala. Tapos wala. Wala talaga ako na-experience. Natakot sa'yo, Ash. Baka natatakot sa'yo. Okay. Grabe yung ganun niya sa akin, no? Siguro sa sobrang senpai ni yung kusapan natin ngayon. Hindi kasi minsan kasi kala natin nakaka-intimidate si Ash. Ganun ba ako nakakatakot? Opo, ako po ganun. Na kay ate. Oh, ayan na. Pero ngayon, sa line-up po namin, hindi pala, napaka-bait pala talaga ni ate Ash. Yes, yung noon, nung KKS pa kami, parang nakakatakot ako kay ate Ash. Kasi parang ang tahimik niya lang. Tahimik lang ako kasi hindi ko alam kung paano mga approach ng tao. Pero tahimik talaga si Ash. Opo. Pero kapag ina-push mo naman siya, yeah. Ganun pa rin siya. Hindi siya nagbabago. Hindi talaga. Pero ngayon, may pagbabago sa kanya eh. Gusto ko yung reaction ni Em. Ems and Gems. So, sobrang nag-bloom ngayon si Ash. Yes! Opo! Nag-bloom. Dahil lang yun sa bago kong ngipin. Yes! Nagpaayos ako ng... So, girls, kayo. Doon na papunta alis eh. Nararamdaman ko. Sobrang pretty po kasi ngayon. And naman, syempre, dahil nakita ko nga na si Ash ngayon,
pareha kayo ng experiences, 'di ba? Kasi pareha kayong nag-LRT, yeah, kasi pareha kayong taga Manila, no? Yeah. So, ako naman experience ko naman, hindi ako nag-MRT, hindi ako nag-LRT. Wow, rich kid. Nag-commute, nag-jeep tayo. Oo, jeep. Kailangan grab car. Gamitin coach niya. Tricycle car niya. Tricycle. So, yun kasi dito lang yung school ko sa Tandansora. Malapit lang ba yung school? Yes, siguro tansyahin mo 20 minutes yung biyahe. Pero ilang sakay ka? 1, 2, 3, 4. Ang dami. Nakakatakot magtanong ng direksyon. Ano yung una? Una, jeep. Yan, jeep. Okay. Next naman, FX, ganun. FX. Tapos, next, oh, ang lapit. Ate Alice, nakakatakot magtanong sa yung direction. Parang, Ate Alice, nasan na ako? Malapit ka na. Pero, alam nyo na po. 20 minutes pa lang. Ang dami pa lang sasakyan ba? Oo, ganun talaga. Ang sure ng FX, ano na? Jeep. Jeep ulit. Oo, tapos, yung cab dyan, yung paikot. Yung umiikot sa Sentries. Ano yung ah, yung shuttle. Okay. Diba, so apat, ganun. Ikaw naman, Ems. Ako po kasi, diba, ngayong year lang po ako nag- grade 11 last year, ngayon mag-grade 12 na ako. Before po noon, grade 10 ay high school. Tama nga naman, before 11, ay, grade 10. Oo nga, common sense. Naisip ko po, sweetie. Pero ayun nga po, kasi dahil nga kapag high school, syempre, mostly malapit lang yung school sa bahay. Kaya kami po, hatid sundo lang ako ng daddy ko. Ayun. Hi, daddy. Yes! Daddy, sa aming papa. Kasi siguro mga isang tricycle lang. Sa minute reaction mo, Ate Alice. Ano, RK? Yes! Sa akin, Papa. Ang late reaction. Eh, din yung Papa. Ang late reaction. Ano ba yan? Ngayon ko lang din na-realize. Pero ayun nga po. Parang hindi katulad sa inyo. Kaya nga, kayo, grabe, yung effort nyo na makapunta ng school. Napakahirap pa. Ganon. Tapos araw-araw po yun, di ba? Kaya ngayon, na-realize. Yes. Sige lang, nakikinig kami. Ngayon, nanirealize ko na grabe, ang dalil. Ako kaya ko nga pula ka rin talaga yun eh. Pero, opo kasi talagang parang dalawang tulay lang yung pagit. Alapit din, dalawang malapit, tulay. Malapit lang po talaga. Tapos kayo, no, grabe. Oo. Nag-LRT, yes. MRT, jeep, LFX. Mas iba yung sayo, tulay. Tulay ka. Parang mas malamang, mas mahaba. Ano yung tulay na maikli. Maikli, tulay. Ganun. Anong tulay yun? Yung maikli yung parang... Sang tulay, sang galing yung tulay. Tulay? Oo, sang nagmula yung tulay. Para malaman namin kung gano'ng kakalayo, kahaba. Oo, malay mo, mas malayo pala yung iniikot. Hindi, malapit lang talaga. Ito oras na lang, mga 5 minutes. Malapit 5 minutes, nandun ako sa school. Nagigets ko yung point niya dun sa mansion malapit. So, ikaw naman, Asha, how about you, yes? Ano yun? Yung Well, ako kasi yung dati yun nga, school. Tapos, before MNL... Tama. Wag tayo makikinig sa mga nasa... Bakit po? Yung before MNL, yung buhay ko, as much as I want to say na estudyante lang ako, parang hindi eh. Nung napag-isipan ko rin, parang may YouTuber rin pala ako dati. Yeah. Wow. Tapos, YouTuber ka po, Ate Ash? Parang ganun. Magawa siya ng covers. Magawa dance covers ng J-pop. Ay, oo, nakita ko. Tapos, aside din, may online shop din ako. Nagbibenta ako ng damit. So, yung mga damit na binibili ko from, iba't ibang shops, parang nire-resell ko. Nilinis ko, inaayos ko, and then i-resell ko online for a... Medyo may patong na onte. Yeah, di ba cosplay? Konti lang, konti lang. Yeah, nagko-cosplay din. So, magkani yung parang isang set ng... Isang set ng costume. Makabili, kunyari, kung nagpagawa ako usually, mga 2,000. Oh, mahal pala. Isang set. Pag binenta mo na. Ay, yung mga costumes diba, ko... Mas mura? Oo nga. Yung mga costumes ko, hindi ko siya binibenta. Pero minsan pinaparent ko siya, like around 500. Isang araw. Ikaw din yung model ng mga damit mo. Ako rin yung nagumala. Very busy niyang tao. Sa Instagram. Sa Instagram, okay. Ayun siya, co-own siya with my friend nung high school pa.
Actually, grade school. Grade school ko pa siyang kaibigan. Oh, okay. Okay, grabe. Pero mga ate kasi, di ba, ayun nga, nakikinig ako sa mga stories niyo. Oh, grabe, ang independent niyo yes. na po, matagal na. So, gusto kong malaman kung ano yung, di ba, mga college na po ba kayo? Yes. Kayong tatlo. Yes. Ano pong mga course niyo? Ikaw ate Alice. Okay. Ako kasi BS nursing. Nurse. So, yes. Yeah, so, Gem. Ate yun. Alice. Ito ba kasi ako mag-usap kayo yung dalawa. Very, ano, pretty, ano very congressman. Congresswoman. Yes. Thank you. Katabi tayo ngayon, no? Sige, sama natin sila. Ano kasi, ganito kasi yung, joke ko lang. Ano kasi ako, BS nursing ako. So, di ba nakikita nyo na lagi tayo, pag may training yeah. tayo, malikita yes. nyo naka-uniform ako. Opo. Tapos, minsan galing ako sa duty. Siguro, dun sa ginagawa ko na yun, try mo rin yung course ko. Nurse. Oo. Yun lang pala yun. Ikuwento ko sa'yo mamaya nurse. Kung ano kasi, pero kasi, wait diba, lang, sabi nila, oh, ano namang course mo, Ate Jem? Siya, course ko, public administration. Ano po yun? Public administration. Yeah, basta about siya sa government, parang preparatory to law, ganyan. So, try mo yung course ko. Yeah. O kaya sa akin, since related din naman sa politics, ano, ako politics. Naman, international studies naman. So, yung... Yun ba yung mga nag-i-English? Yeah, parang gano'n. Ang hirap naman nun. Ano mo na ba? Level mo na ba ngayon? Kasi po ako, mag-grade 12 ako this coming. So, isang year na June. Lang. Mm-hmm. Pero ang strand ko is arts and design. Mm-hmm. Pero hindi ko pa rin po talaga alam yung course na kukunin ko. So, sige. So, may isang year ka pa naman. Yeah. Paliwanag namin yung mga courses namin. Sige, kasi mali mo magustuhan mo yung isa sa amin. So, sales talk ka namin kung ano yung course kukunin mo. Sige. Ako naman, siguro, ako kasi, kung gusto mo talaga yung mga field na nandun ka sa hospital, clinics, mga tumutulong sa, yung parang, alam mo yung parang katulong ka ng doktor. Ikaw ba, Ate Alice, takot ka ba sa dugo? Hindi. Kasi dapat yung i-avoid mo yun. Kasi syempre, pag ayaw mo ng mga nurse. Kunyari, magna-nurse tapos takot sila sa dugo? Ay, hindi naman. Meron. Wala naman. Kasi wala? Pag nandun ka na kasi sa field na gano'n, yung makikita mo na hindi ka na talaga, wala kang madidiri. Matututo ka na lang na. Oo, na talagang tulungan. Masasanay ka sa kanila. Tapos, kasi dun, yun talaga yung araw-araw mong haharapin. Kasi grabe, depende kung sa ER ka or kung saan kang, depende rin kung saan ka ipe-place. Oo, at saka kung MNL48, kung mag-stay ka for MNL48 na maging idol ka, makakaya mo yun kasi minsan, depende yan sa school na papasukan mo, kunyari, kung malayo o malapit lang sa mansion, kailangan mag-decide ka rin kung malapit lang sa bahay mo para hindi ka ma-stress sa mga time schedules. Management time management. Ayon, tama. Yes. Ikaw, Ash. So, yun nga, international studies ako. Tapos may mga major yun. So, yung sa akin, major ko, Japan studies. Japan studies. Meron rin European. May American, tapos may Southeast Asia din. So, kung may interest ka sa like sa ibang mga bansa or kunyari kung sa pakikitungo sa ibang tao or kung gusto mong pagandahin yung mundo, edi. Yes. Pero ano po talagang parang pinaka-purpose nung kunyari Ate Ash, kunyari makagraduate ka, anong yung parang magiging pwede mo maging trabaho? Well, pwede mong i-represent yung Philippines, you know, as an ambassador sa mga embassy. Opo. Ganun. Nakikita ko yung mga ganun sa mga sa mga ads, sa YouTube, napapanood may mga ganun na nire-represent nila yung. Yeah. So, may kinalaman din pala siya sa, sa course ni Ate Jem, which is yung politics. Mm-hmm. Ikaw naman, Ate Jem, ano po yun? So, sa mga naghahanap pa ng course, na hindi pa sila nagka-college, so, sa akin naman yung public administration, kung yung kay Ash, parang if you want to change the world, sa akin naman, dito muna sa Philippines. So if you want to be a public administrator, mag-public administration ka. Oh. About din yun sa politics dito sa government natin sa Philippines. And then you will work for the government para for the betterment of our country, Philippines. If you want to be, parang if you want to help na mabago yung government natin and kung paano yung citizenship dito sa Pilipinas, ganyan. Yun, magpa-public administration. Grabe. So, ito ba, Ate Jem, di ba, dito nga sa Pilipinas, parang dapat ba aalamin mo yung bawat nangyayari? Yung parang dapat lagi ka updated sa nangyayari ngayon dapat, sa bansa. Very inclined ka sa pagbabasa ng News. Mga articles. Grabe, no. Books, pati
history. And knowing you, napakahilig mo po magbasa ng libro pa, yeah, no? Yeah. Grabe. Yeah. Oo. Ikaw ba? Mahilig ka ba? Bookworm ka ba? Dati po. Ano mga tapos parang, pero mga binabasa, Wattpad, yung mga very informative naman pala. Ayun, so, yung mga stories. Kung gusto mo, literature. Oo, tama, tama. Hindi, kapag tinatry ko dati, may binili ako, tapos sinusubukan ko yung sarili ko na parang magustuhan yung mga librong, yung parang yung mga stories na malalalim. Pero parang, ano, hindi ko kaya. Wattpad pa rin talaga. Wattpad pa rin. Tama talaga pinipilit na hindi mo ipilit. Pinipilit kong, ano, mabasa, buuin yung buong story kaso hindi talaga. Dapat talaga yung, ano, yung hindi mo ina-expect, hindi mo pinipilit. Yes, no? Kailangan talaga yung mamahalin mo talaga. Yung, ano, sa tingin mo, sa anong magiging course mo sa tingin pag natapos mo yung parang yung may idea ka na ba kung anong gusto mong kasi kunin? Kasi po, since arts and design yung track ko, it's either na sa performing or mass com. So wala sa nabanggit. Pero wala si Nami. Pero tama na nasa MNL 48 kasi pwede mo magamit 'yan kapag yun nga yun. Ano, so tama. Ano rin siya parang malaki ring tulong. Tama. Stepping stone. So girls, before tayo mag-continue, magbasa muna tayo ng Facebook comments. Start muna sa Ems. Ina Kunanan, excited na ako sa fourth single. Panigurado na MNL 48 will not disappoint us. Yes. Excited to see the other side of MNL 48. Wow! Hi, Ina Kunanan! Ayan. So, from Jan Aquino, hi Alice, birthday ko na bukas sa mga mag-greet mo ako. Salamat, my captain. Love you, mwa. Hello, wow. Jan Aquino! Girls, batiin natin siya bukas na. Jan Aquino! Happy birthday po! So, sana mag-enjoy ka bukas. So, also from Facebook, Alexandra Maria Rales, Ash, ano feeling na nag-disguise ka during the May Satan Sai? Paano mo plinano? Well, wow. Ano, kasi parang na-assign yung task na yun sa akin to pull off this prank sa May Satan Sai Girls and sa MN Loves. So, yung nangyari is, ayun, ano po may nangyari? Picture. Nasaan si Ate Ash? Ako, hulaan nyo. Wait lang. Asaan? Hulaan nyo. Wait lang. Pero nandyan ka, Ate Ash? Yung naka-ano? Yung naka-mask? Yes. Oh, yung naka-cap. Parang hindi ikaw. Hindi naman kumalatong nagtatago ako, no? Parang hindi ikaw. Naka-wig ka ba dyan? Yes, nakilala naka-wig. Ka po? Nakilala ka po? I think yung katabi, yung katabi niyang guy, I think namumukaan na ako. Nice. Pero kasi, yung ginawa kasi sa akin, there was prosthetics. Parang nilagyan ako ng pimple. Oh my God. Pinalitan yung complexion ko. They made it darker. Alam po ng girls or hindi? Alam ng girls, pero parang nakalimutan din ng girls na merong mangyaring ganyan. Nakalimutan namin na nag-disguise si Asha. Kala namin audience na siya talaga. Ayun, wow, grabe! Yeah. Wow, so hindi ko rin alam yan. Ano yan next? Oo, ang galing mo ha. Ang galing mo dun. Buti hindi ka na ano na. Sobra. Kailan ka lumabas? At nung some ano na, nung start, yung tatlo, hindi. Ay, hindi ba? Okay. Ano, nung before mag 365, yung ano, pinreform nung Senbatsu yung eroplanong papel. And then, andun yung tatlong Satan Sai Girls. Tapos parang umeksena akong umakit ako sa stage. Yes. And then parang, wait lang. Tapos parang, nagtaka sila. Parang may 10 seconds na naglag yung buong venue. Yung sobrang tahimik. Parang, wow! Parang, akala nila maghahapon ng away. Tapos nagsalita sa inyo na may sabi niya, guys, mag-react naman kayo. Kasi syempre, effort na. Sino lang nakakaalam na ano na nakapunas natin? Lahat ng girls. Pati yung birthday girls? Yes! Hello, kaya nagulat ako, ba't parang so wala silang reaction? So, para sa MN Loves talaga yun. Okay, akala ko para sa lahat. Love na love talaga natin ng MN Loves. Yes! So, the next comment from Facebook, Ricky Cortez. Hi Ash, it was worth the wait para finally makita ka dito sa live. We really missed you, and I hope and pray na you will have more appearances. Fly high on cloud 9. Hashtag MNL48 interactive live. Yay! So, Philip Miguel Garcia from Philip. Hello. Hello there, Captain. Remember the time yung nag-experience for the very first time sa handshake event noong PFC? One time, we may see each other in the future. Kasi kahit ikaw talaga ang priority ko bilang kami, Oshie ko. Wow, thank you po. See you sa handshake event and may God bless you always. Thank you so much, Philip Miguel Garcia. Continue to support MNL48. Yeah, so next. Jem. From Facebook, Jericho Para Makarayon. Hi, Oshie Jem. Hello, Jericho.
di man kita napanood sa Riverbanks Mall Show kahapon, pumunta pa din ako to support MNL48. Feeling ko nandun ka na din dahil nakabili ako ng magandang postcard mo na may maganda din na message. Oh. Galing mo pala mag-drawing. Yes. Wow. Thank you very much po. So, release na lahat ng mga postcards natin. Yes. Nakikita photo ko cards. May mga ano, may mga words. Yeah. May mga motto ba 'yun? Parang siyang message. Oo. Tapos ang galing lang kasi na-appreciate ng MLOB si mga ginagawa namin. Ang dami na, ng gustong talagang bumili, mapaangkin yung mga postcards. Bawat postcard. Kasi ngayon magkakaroon ka na nun. Yes. So, hintayin natin 'yun. Sedi Narciso, hashtag MNL48 Interactive, hi Emsan, Ash San, Jem Chan, my precious Diamond, and Alice San. Pa-shoutout please from Oji Sama Sedi. Yeah, hello po! Hello Sedi! Shoutout. Joshua Polinar. I just want to say hi to Jem, Ems, my forever coming Oshi Alice. Do you still know me? Ha ha ha, I hope you congratulate me on passing my board exam last March. Oh, Wow! Congratulations! Congrats! God bless. So, go. Rainiel Ree, Team Valenzuela representative to MNL48 Ems, we love you. Super support tayo para kay Ems. Thank you po. Thank you so much po. Ito, from Jared Joel Salazar. Pampatanggal stress sa maghapong board exam review. Hashtag Team Bahay, hashtag ML48 Interactive Live. Good luck! Good luck, yes. Good luck po! From Kyle Christian Palangan Versosa, pa-shoutout po sa mga ML loves dito sa Mindanao, sending blue hearts. Hello, Mindanaoers! Wow. Apo dyan! So, Edwin Panya. Jemima! From Edwin Panya, Jemima. Wow. Jemima! Good luck sa ating dalawa this June dahil magkasunod birthday ko at sa'yo. Woohoo! Ah, good luck po sa atin and advance happy birthday. Yeah. Advance happy birthday! Yay! So, ayun nga po, mga ate, paano nyo naaano yung time management? Gusto ko lang matanong kasi bigla pumasok sa isip ko. Kasi di ba kanina pinag-uusapan po natin na college girls kayo. Yes. And then ako noon, ano lang, although na natapos ko ng grade 11, syempre mas naging focus ako nung high school days ko. Tapos knowing na yun yung mga ginagawa nyo na magko-commute, and then lalo na ngayon may MNL48 na sa buhay nyo, tapos nag-aaral kayo, paano nyo po nagpagsasabay? Grabe. Kasi ang hirap, di ba? Parang iisipin mo pa lang, ang daming ginagawa. Paano nyo po na a-achieve yung mga dapat na gawin? Paano po yung time management? So, sino? Ikaw, Ash. Ikaw. Gusto ikaw ko muna, Ate ikaw Ash. Muna, Ash. Sure. Kasi ikaw yung pinakamalayo ata siya ba? Taga saan ka po ba, Ate? Taga Las Piñas ako. Saan po ba yung Las Piñas? Basta South. South. Ah, okay. Tapos yung school niya. School? Manila. Manila. South. Pa rin. Grabe. Oo. Pero, ayun. I guess, prioritize lang talaga. So, kung may importanteng gagawin sa school, syempre, school muna. Pero kung may importanteng gagawin dito, like for example, event parang opo, kailangan din talagang i-prioritize. Mm-hmm. So, parang kailangan mamili talaga. Minsan may choices. Mga times na ganun, no? Yeah, na kailangan like, mong mamili. Kunyari may isang araw na sabihin nating thesis, tapos may event. Di ba may mga pagkakataong ganun? Ayun, actually last year, yung nangyari sa akin is sobrang nag-alanganin yung attendance ko. Kasi may limited number of absences lang pwede, kahit na DL, kahit na Dean Sister. So, yung nangyari yun is parang sobrang daming pakiusap. And then, sobrang on both kailangan sides, natin, like sa prof ko, and then pati rin dito sa MNL, like, kailangan kong ipaintindi na may MNL ako and kailangan pa rin ng B school ako. So, yeah, kailangan talagang mamili between the two. Pero, at least like natapos din next month graduate na din. Yeah, naka-serve. Congrats Ate Ash. Ito girls, nung way back high school, na-try niyo bang mag-cutting classes dahil you need to attend the high school ganyan? Ako, yes. Ay ikaw? High school. So sa parang mga kanina pinag-uusapan lang natin 'yan, no? Ay nga po, nami-miss kasi po namin yung high school. Yeah. And then sobra. Bigla naming
Yung binalala. Ng ano, lahat yung lahat ng mga naging, ano ba yung mga naging... MN Life. Online update. Yung high school online update. So, paano nyo po naaanin, di ba? Nagsa-school kayo noon, tapos later on ng afternoon ba or magagabi? May taping or kaya minsan naka-live. Paano nyo po naaano yung... Sa akin, nung nag-showtime tayo, di ba may pumapasok tayo ng school? Meron time kasi na yun, summer class nun, sa akin, summer class ko nun. Hindi ko yun inattendan yung summer class kasi sobrang focus yung ano, yung summer class para sa anin ate. Hindi, okay. Hindi ako nag-cut, pero nagsabi ako na meron na, kasi mandatory talaga yung summer namin kasi sa nursing. Pero pinagbigyan nila ako kasi alam nila na yun nga, yung everyday show natin sa showtime, tapos may mga online updates pa tayo. Ano, kaya ngayon, tinake ko siya kasi alam ko na gusto ko talaga ng ginagawa ko. Kaya gusto ko din magka-graduate dun sa school ko na yun. Grabe. So, ano lang talaga, hindi mo kailangan mag-cut, pero pwede mo naman sabihin yung ano mo, yung reason mo kung bakit bakit ka mawawala, bakit ka absent, 'di ba? Mm-hmm. Pero yung cut, hindi ko pa na experience na mag-cutting, kaya wag mong gagawin. How about you, Ash? Experience mo na? Ano? Parang umuusap kanina. Ito kasi yung case ko. Sige, ano ba yung case mo, Ate Ash? Teens user ka kasi sa Lasal. May only cuts ka. Yeah. So, panigaw mo ka. May only cuts sa Lasal. Sa PU. So, yun. Pwede akong umabsent and di nila ako pwede i-fail. Pero yung nangyari kasi yung sa last term ko, very strict sila sa attendance. Kaya yun kasi yung... Kasi kailangan yung maghabol. Parang, kailangan makumpleto. Hindi kasama sa grade yung attendance. Kaya bawal umabsent. Okay. Yes. So, yung last term, yun talaga yung sobrang nahirapan ako. Like, meron ako mga dinecline dito sa MNL na show and everything. Okay. Pero yung dati, ayun nga, since only cuts, bawal nila akong i-fail kahit nakailang absence ako. Opo. So, okay lang. Mm. So, may ganun din. May ganun ano din, situation. Grabe, no? may mga term pala na only cuts. Oo. Yes. Ay, yung malaman. Ay, malaman yung only cuts. Ako din. Pero, wait lang. May gusto ko malaman kay Ate Jem. Kasi noon, nung mag-MN Love kami, naabutan ko siyang nagsiselfon, tapos nag-aantay ng Grab. Tapos sabi niya, nalilate na ako. Kailangan ko na pumunta ng school. Tapos tinatanong siya ng mga RM na, sige, dali pa. Ano bang gagawin natin? Para makapunta na siya ng school agad-agad. Yes. Kahit sobrang sakit sa akin mag-grab kasi medyo pricey talaga. Yes. Wala talaga akong choice. Saan ba yung school mo at anong PUP bang? Sa PUP bench? Manila lang. O Manila. Patapos, so, pagka-grab talaga, ang pricey nga nga talaga tayo wallet natin. Doon ka pa manggagaling sa ABS nun, yeah, diba? Yeah, ABS pa. So yun. Ganun siya. Grab. Ito talaga girls eh. Kasi diba dito sa MNL 48, walang hindi nagpapasok sa school, diba? Kasi kahit yung ibang MNL members natin, hello sa mga MNL 48 members na nandiyan, nanonood lang. Ayun, congratulations din kasi. Nakapas sila sa IELTS. Lahat sila. Tama. Grabe. So, college yun sila if mag-enroll sila. Gusto nila. Pero may mga pwede rin namang i-take ulit nila yung talagang normal. Yeah. Choice pa rin nila. Yes. At saka, di ba, ikaw, saan ba yung school mo? Yung school ko katabi lang nung IELTS mismo. Anong yung napakahaba. Eugenio Lopez Junior Center for Media Arts. Wow. Yeah, hindi kami sulat sa resume. Yes. Kaya sinasabi ko lang, ang haba. Napakahaba. Opo. Doon, nakikita ko sila kapag kunyari, IELTS na yung IELTS na day na magsuschool sila. Yung kinakawayan ko sila, doon lahat sila gumaganon. No? Ikaw regular, diba? Regular kami dalawa ni Andy. Ano? Hi, Andy. Ayan. So, magka-classmate kami ni Andy. Tapos, kapag alam ko na, ano, na oras na nung recess nung, kasi may ano sila, minsan may break time sila. Okay. Naabangan ko sila sa bintana. Tapos nandun sila lahat. Sila, nandun babies. Sila. Oh, yung mga IELTS girls. Anong pagkakaiba mo doon kung nasan sila? Tapos diba ikaw, syempre, nasa classroom ka na kung saan madami classmates. Minsan nga inaano ko eh, parang, wow, buti pa sila, ganyan. Sama-sama kasi, sama-sama. Tapos, pero sila kasi, sa isang week, ang alam ko, hindi katulad namin na araw-araw. Sila pili. Sila pili eh. May scheduled day. Kami, araw-araw, ganun. Kaya, so, girls, basa tayo ng comments ayun sa Facebook. Magbasa tayo ng comment. Ay, ito na. From Facebook, galing kay Gabe Salinas. Hi sa mga kami Oshiko na si Jem and Ash. Hope to see you po. Sana makapunta po ako sa events nyo.
Hello, Ate Vay. Hello po. Hello, Gives. So ito, kay Roy Paolo Real. And hashtag ML48, hashtag ML48 interactive live. Tamang live lang dito sa office. Ha, 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 ha. By the way, hi, Jem. Jem, sa'yo pala yan. Go. By the way, hi, Jem. I don't know if you still remember me, pero sana di mo rin, di mo pa rin makalimutin yung duet natin next handshake event. Yappy, yuppy him. Ha, ha, ha. Stay hydrated at matulog lagi na maaga. Okay po. Hello po. Hi. Hi. Oh. Congrats at yun, congrats Ate Ash. Congrats Francesca Aguilar. Congrats Ate Ash graduating. Good luck din po sa MNL48. Hello din po kay nila Ems, Alice, and hello Jen. Po. Hi. Thank you so much. So, I'm in love sa to. Nandito tayo ngayon kung saan malalaman nyo kung ano ang next na sasabihin namin. Di ba, oh, Ems? Yeah. Yes. Download the official fan club of MNL48. Ayan. Nada-download po yan sa Google Play Store and App Store for free. Yes, go, Ash. Wow. And then for the second day of the handshake event, kailan na? This coming June 2019. Yes. Next month na po. So, malapit na. Magtatapos na po yun eh. So, next jam, official pages of MNL48. Siyempre, please follow and subscribe to our official pages for more updates. Just type at MNL48 official. So, siyempre, gusto rin namin i-sabihin sa inyo kung ano yung mga MNL48 social media accounts ng bawat isa. So, mag-start muna po ako. Please follow and subscribe my YouTube account, Chok. Oh, kami nun. Yes. Joke lang sa index na rin. So, hello. Hello po ako nga po pala si Alice. So, please follow us. Follow me on my IG. Just type at alice.mnl48official. Tapos sa Facebook, please like my page. Just type mnl48 Alice. Diba, Ash? Yes. Okay. And then, for me is Ash. So, it's on Instagram and Facebook. So, on Facebook, it's mnl48 Ash. And on Instagram, it's ash.mnl48official. Yes. And ako naman po sa Instagram and sa Facebook, just type ML48Gem. And sa mga Team Labas po na fans, hello po! Hello! Hi! Nakikita po namin sila. Hello! And then sa akin po pala, ganun din po katulad sa kanila. Just search ML48M's Instagram and Facebook. Bye-bye! Follow other ML48. Bye-bye! Sa mga thank you for members. Watching! Bye-bye! Thank you! Thank you po! Good evening ulit! Have a good night!